Sup mga kaberks! Again, this is Louie aka Sidong TV at magluluto ulit tayo ngayon. Alam niyo na, pag nandito ako, magluluto lang tayo. So for today's, ang iluluto natin ay simple lang. Okay? Then, banggitin ko na rin, meron mga nagre-request sa atin. Okay, unang-una yung kay 150 pesos challenge. So, schedule na natin yan. Siguro by tomorrow, yun yung gagawin natin vlog. 150 pesos na price kung ano yung mabibili natin at ano yung magagawa natin putahe. Okay? Then yung isa kay shout out kay Tito Jun Padilla ng Alabang. So isusunod naman natin yung nabanggit niya kung paano gumawa ng longganisang Nueva Ecija or Bulacan. So yung garlic longganisa. So gagawin din natin yan. For now, ang gagawin muna natin is yung sarsyadong tilapia. So, samahan niyo ako at ito ay napakabilis lang gawin. And, maiba naman tayo. Kasi puro karne. So, tilapia naman tayo or isda. Okay? Para sa mga sangkap, subscribe na po for more Filipino recipes. Simula na ang lutuan. Ilagay na tayo ng kawali dito sa ating kalandiga ahoy. So, pag mainit na, lagyan natin ng mantika. Ipa-fry muna natin yung ating tatlong tilapia. So, mga kaberks, ito yung tekniko o tips ko sa inyo para hindi kayo matalsigan o hindi dumikit yung isda. So, dapat gagawin nyo, maglalagay kayo ng asin. So, ganito karaming asin. Ganyan lang karami. Yan. Pag mainit na yung mantika, ibudbud nyo dyan sa mantika. Yan. So, hindi na didikit yung ipiprito nyo dyan. Okay? Try nyo yan. Totoo yan. Yan, nakita nyo. Maano na siya, kumukulo na. So, pwede na natin ilagay. Ninyo, medyo malakas yung upoy ko. Pero tama lang yan. Kaya lang natin 3 to 5 minutes. So, tatakpan muna natin. Yan. So, bibilingin na natin. Pansinin nyo mga kaberks. Tingnan nyo kung didikit. O, diba? Ang bilis niya tanggalin. Then, pwede mo na ibalik-balik na rin. So, takpan ulit natin. Tapos na natin iprito itong tatlong tilapia. Tatabi lang muna natin to. Then, tanggalin natin itong mantika. Dito na natin igigisa yung mga regado. Lagay natin itong bawang. Masyadong dry. Lagyan natin ng mantika. Baka masunog. Yan. Okay. Tuloy lang natin. Then, susunod naman natin itong sibuyas. Ulit. Madali lang to mga kaberks. Ilalagay na natin itong kamatis. Yung tips lang sa kamatis, mas maganda kung medyo hinog para madali siyang madurog pag niluluto. Then, lalagyan natin ng asin. Oh,
Okay, shout out nga pala kay Boss Idol Redental Astasin ng Laguna. So, mga kasamahan ko dati sa Toyota yan. Yung mga tropa natin dyan. Shout out sa inyo, mga ka-Berks. Keep subscribing and lagi lang kayong manood dito sa ating cooking tutorial. Then, lalagyan naman natin ng paminta. Yan. Halo lang ulit. Takpan lang natin for 5 minutes. Ayan. So, medyo nadudurog na yung kamatis. Lagay natin itong ating asukal. Pipigayin na lang natin yung kamatis. Ayan. Then, ilalagay naman natin itong toyo. Halo lang ulit. Piga-piga. Ang bango. So, lagyan natin ng konting tubig para hindi siya dumikit. So, okay na yung timpla. Lagyan na natin ng itlog. Isa. Then, dalawa. Haluin lang natin. So, nagastos ko nga pala sa recipe na to is nasa 170 pesos. Malaki naman yung tilapia. 3 piraso. Yan. So, medyo creamy na yung itsura niya. Hintay lang natin na medyo matuyo. Para sa mga nakakapanood dyan, kung may gusto kayo ipaluto, i-comment nyo lang dyan sa baba. Kita try natin. Yan, okay na to. Lagyan na natin yung sili. Gusto ko sanang hiwa-hiwain. Kaya alam, baka hindi makain ng mga bata. So, ganyan na lang. Na. Pwedeng-pwede na to. Yan. Ito na ang ating sarsyadong tilapia. Hindi po ba mga ka-Berks? Madali lang lutuin. Kahit sino siguro na nag-aaral magluto, kayang-kaya to. Sarap talaga siya i-partner sa mainit na kanin.
So mga ka-Berks, eto na ang ating sarsyadong tilapia. For today mga ka-Berks, so nakagawa na naman tayo ng isang mura at masarap at madaling gawin na putahe. So ito na ang ating sarsyadong tilapia. So bukas, susubukan natin ang 150 pesos challenge. Okay? So ngayon tanghali na at kakain na kami. And happy lunch sa inyong lahat. Bye!